Hi mga mahal, ang ating topic ngayon is about tanong ni Spy Body TV. Ang tanong niya is, ano ba ang mas prefer ng isang babae? Mahabang foreplay o maiksing foreplay? Ayan, sasagutin natin yan kung interesado ka. Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video. Subscribe my channel and also hit notification bell icon para every time may upload sako, inunotify ka ni YouTube. Ayan. So, ang ating sagot is depende. Madaling basahin ng isang babae kung gusto niya ng mahabang foreplay or maikling foreplay. Ito guys, bibigyan ko kayo ng tips para mabasa nyo kung ano yung ikinikilos ng inyong mga partner na babae. Okay? So, kung halimbawa ang isang babae sarap na sarap habang pinaforeplay mo siya, ungol yan ang ungol. Halimbawa namang nawawala yung kanyang libog na nararamdaman. Pabawas ng pabawas yung ungol na pinapadinig niya sa'yo, okay? So, kung halimbawang ungol na ungol siya, nag-uumpisa pa lang kayo, and then, pauntiin ng paunti yung ungol niya, and then, hanggang sa nawala na yung ungol niya, ibig sabihin, nawala yung libog na nararamdaman niya. Ibig sabihin, hindi mo napanatili yung sarap na gusto mong ipadama dun sa babae. Ba yung kiliti? Yung masarap yun eh. Masarap sa pakiramdam. Masarap yung umiikot-ikot sa puson. Pero kung halimbawa nga, kiliting naiihi ka lang kasi hindi niya mapinpoint yung mismong sarap, yung mismong magpapasarap sa sa'yo. So, ganun lang. Naihi lang talaga. Kaya pinipigilan ka niya. So, depende talaga sa isang babae kung mas gusto niyang maikli lang yung foreplay or mahaba yung foreplay. Minsan kasi may mga babaeng mabilis lang. Hustler na yan kapag ka gusto nilang labasan na. Hustler na. Dinadama nila. Minsan, may mga babae naman na matagal talaga. Matagal. Kumbaga parang ito na ba yun? Lalabasan na ba ako? So, parang confused pa sila kung ano yung mararamdaman kung lalabasan na sila o hindi pa. So, kung halimbawang pinahinto ka ng isang babae, ibig sabihin, nalilibugan na siya, gusto na niyang ipasok mo yung iyong tea doon sa kanyang bulaklak or hindi na masarap. Gusto na niyang makaramdam ng sarap. Minsan may mga lalaki nga hindi marunong mag-foreplay, hindi marunong kumain, hindi marunong magpainit ng isang babae or sa simula lang nakakapagpakiliti and then after a while nawawala na yung pinapadama niyang kiliti, yung pinapadama niyang sarap. So may ganong lalaki. Okay? So depende na lang din talaga sa babae kung ano yung sasabihin niya. Kung halimbawa nga habang pino-foreplay mo siya is ungol na siya and then pinipigilan ka niya, gusto niyang ipasok mo na yung iyong tea doon sa loob. Ibig sabihin, libog na siya. Meron din namang babae na, halika na dito, parang ayaw ka lang niyang masaktan pero hindi na siya nasasarapan sa ginagawa mong pag-foreplay sa kanya, sa ginagawa mong pagkain sa kanya, sa ginagawa mong paghimas-himas sa kanya. So, hindi na siya nasasarapan. Mas gusto niyang ipasok mo na lang yung tea para makaramdam naman siya ng sarap. Hindi lang niya masabi sa'yo kasi ayaw niya nga masaktan yung pakiramdam mo, masaktan yung feeling mo. At gusto niya yung tahimik lang, yung mga ganun. May mga babae kasi nga, hindi siya open. Hindi niya sinasabi kung nasasarapan ba siya or hindi na. Okay? So, kung ang iyong partner is hindi siya ganun ka-open sa'yo, so hindi niya sasabihin sa'yo hindi masarap yung ginagawa mong pag-foreplay. So, ganun lamang. Kung halimbawa nga, mahabang foreplay man yan, basta masarap, gustong-gusto yan ng isang babae. Kung maikling foreplay lang ang gusto niya, at kung nasarapan naman siya, so mas gusto niya sigurado yung timo na lang yung nasa bulaklak niya. So ganon, kung halimbawa maikli o mahaba basta masarap, gusto yan ng isang babae. Hindi yan, wala yang itulak kabigin eh. Basta na foreplay, masarap yan para sa isang babae. At yan lamang ang aking masasagot sa iyo, Spy Body TV. Sana nagustuhan mong aking sharing. And if you like this video, please consider to like and subscribe my channel. See you on my next vlog.